I have a friend na for Forex siya. Pero before that, nag-aral siya through books at online seminars. So, matay siya ng seminars. At nagbabasa siya sa books. Tapos, in-apply niya sa isang app or platform. Kahit nalulugi siya sa start, pero at least, nagpa-practice siya. Hanggang nagiging green na yung portfolio. Hello everyone and welcome to our episode this week. So, ako nga pala si Fitz at kasama ko si Adriel. Alright. So, isa sa mga laging tinatanong sa ano yung tinatanong? How to trade. How to trade daw. What? Or how to invest in the stock market. So, ako, wait, let's focus on how to trade, no? Kasi pag sinabing trading, pwedeng stock market. May business. Pati hindi ka sumali dito. Nagpapahinga. Nagmimerienda siya. Nagpapahinga. Marami rin ang tatanong sa kanya, how to trade the stock market or how to trade Forex. No? Yun ang kadalasan Forex. Kadalasan Forex. No? So, ako usually, ang tip ko dyan ay kailangan muna nilang alamin or they have to study first what they want to go into, no? Or ang in short, paano ba nag-work ang stock market? Or kung papasok sa Forex, how does Forex work? Oh, what is the currency market? Diba? Kasi yun yung Forex eh, foreign exchange. So, bakit ba merong stock market? Or bakit merong Forex? And paano ba kumikita yung mga tao dyan? So, they have to understand how it works first. Understand and learn. And learn, no? So, kasi we do not recommend investing or putting your money in things that you do not understand. So, kung gusto mong mag-aral kung paano mag-work, hindi siya paano mag-trade, kung paano mag-work lang, bakit meron? Meron stock market, bakit merong currency market? Ano ba pwede nilang gawin? I have a friend na for Forex siya. Pero before that, nag-aral siya through books at online seminars. So, matay siya ng seminars. At nagbabasa siya sa books. Tapos, in-apply niya sa isang app or platform. Kahit nalulugi siya sa start, pero at least, nagpa-practice siya. Hanggang nagiging green na yung portfolio. Yung friend mo, umatin ng mga seminars. Merong mga online ngayon. May mga real-life na seminars. And also, nag-invest siya sa pagbabasa ng mga libro. And of course, sa panahon ngayon, may mga videos, saka websites sa pwede kang... Or may e-books din. Oo. Kamamahalan. Yes, kung may nawang. Pero kasi guys, ang point dito is, hindi pa kayo nag-aaral kung paano mag-train. Pinag-aaral nyo pala kung paano siya nag-work. Okay? So, for example, gusto nyo mag-trade sa stock market. Tanungin ko muna kayo, alam nyo ba kung bakit may stock market? Para saan ba siya? Sino yung mga tao sa stock market? And paano ba kumikita yung mga stock market? And sa Forex din, no? Ano ba yung Forex? What is the currency market? Sino yung mga taong nasa currency market? Bakit may currency market? And paano kumikita yung mga tao sa currency market, no? So, in well, basic level sa stock market, syempre, kumikita yung tao dyan kasi bumibili sila ng stocks. Tapos pag umakit yung price, binibenta nila. So, but the thing is, bakit may stock market in the first place? Diba? So, those are the things that they need to learn. And tama yung ginawa ng friend mo kasi that is also my second step. Maghanap sila ng broker. Well, actually, maraming mga stock brokers at saka mga forex brokers na nag-o-offer ng virtual account. May virtual account siya. Well, for example, sa eToro, multi-asset broker. So, they can open an account with $100,000 na virtual money. So, they can practice on trading Forex and mga US stocks doon, no? So, kung parang mayroon sila yung tinatawag namin sandbox or practice box. Yes, bravo. Sa local naman, I'm not really sure kung merong mga local na stock brokers na nag-o-offer ng virtual account. But, wala pa. I'm not really sure, pero parang sa Investagrams meron. No? Or at the very least,
what they can do is sign up for a stock broker, sign up sa isang broker, stock broker or forex broker. And when you open an account with a broker, hindi naman kailangan maglagay kagad ng pera. Hindi naman necessary. Yeah. Tapos usually, when you open, meron din silang mga free seminars. Yes. So, parang advantage na rin yan sa inyo. Yes. Kasi yung actual process ng pag-buy and sell, at saka yung pag-analyze ng mga charts, yung mga fundamental technical analysis, mahirap siya ituro kasi depende sa platform na ginagamit mo. Depende pa yan sa tao. Oo. So, yung broker na pipiliin mo, they have their own platform, they have their own app or software. And you have to familiarize yourself with that platform. True. Oo. So, once na maging familiar ka, that's where you can focus on developing your own trading strategies. And probably yun yung tinatanong ng mga tao, di ba? So, or trading or investing strategies, because sometimes these platforms also offer other investment instruments. Yes, so yung pagde-develop ng mga strategies, that also takes time para pag-aralan. And if naiintindihan niyo na, kung ginawa niyo yung step 1, naiintindihan niyo how the stock market works or how the forex market works, mas sobrang madali na mag-isip ng trading and investing strategy. Kasi ako meron akong sarili kong strategies, ikaw probably meron din. Hindi pwedeng magkopyahan lang kami. Dahil yung strategies ni Sir Fitz might not work for me. Oo, kasi unang-una iba-iba yung goals natin. Pangalawa, iba-iba yung capacity. Diba? At yung mindset namin, iba. Oo, yung risk, tolerance. Personalities. Yes, iba-iba din yung personality. So, ang importante is, you have the basic foundation na alam mo kung ano yung, how everything works. Kasi yung developing mo ng trading or investing strategy mo, depende na ngayon sa sarili mo. And you can learn those strategies within the platform kasi karamihan ng mga brokers nag-offer sila ng mga learning seminars. Or usually may mga research tabs sila for you to check kung okay ba yung market or ano. Or if you want, may mga online videos na rin or online sites na free. So, ang nakikita kasing karamihan na very common mistake, people learn the trading strategy tsaka yung mga investing strategy without understanding what they're going into. So for example, meron akong friend, may nakita siya sa Facebook na magaling mag-trade ng stocks. So pinag-aralan niya yung strategy niya, ginagaya niya. It went well for a few months, pero biglang nag-change yung direction ng market, nag-change yung conditions because of the global economy. And then bigla siyang yung kinokopya niya na strategy, biglang hindi na nag-work. Lagi nang talo. And when that happened, he felt lost. Parang, ano na gagawin ko? Diba? So, the reason why that happened is because hindi niya naiintindihan how the stock market works in the first place. Kasi, yung mga trading strategies, nag-a-adjust din yan as the economy change. Diba? So, pag alam mo yung foundation mo, yung basics mo, madali mong ma-adjust yung strategy mo. Yeah, so and that's less financial stress for you. Oo, di ba? And yun nga. So may peace of mind ka. Yes, actually may mga strategy din na hindi mo kung konti lang yung oras mo, pwede may mga strategies katulad sa cost averaging. It's an investment strategy na very passive. Tapos, pagdating naman sa forex trading, kung wala kang oras, meron tayong mga social copy trading na mga platform. Or yung mga auto, nakaset na auto. Oo, yung mga auto trades, no? So, pwede yon. Kasi baka mamaya, konti lang pala yung free time mo. Tapos, ang pinag-aralan mong strategy ay yung medyo intensive sa oras. It will not work for you. So, ano ba? So I guess that's it. So let's summarize. If you want to learn how to trade, whether it's the forex or the stock market, the first or crypto or cryptocurrencies, may mga nagtatanong sa atin about Bitcoin. How to trade Bitcoin, di ba yung mga ngayon? The first step is kailangan matuto. Pag-aralan nila.
yung stock market ba yan, or trading or crypto. Pag-aralan nyo muna yung market na papasukin nyo. How does the stock market work? How does the forex the market work? Ano ba yung cryptocurrencies? Pag hindi mo kayang i-explain kung ano ang cryptocurrencies in one sentence. Hindi mo hindi, wala kang karapatan na mag-invest or mag-trade yun kung hindi mo siya kayang i-explain sa iba kung paano siya nag-work in simplified terms. Dahil mahirapan ka. Yes. So ang second step is sign up with a broker. Kailangan accredited and licensed. Huwag yung mga scam. So how do you know if a broker is legitimate? So locally meron silang website accreditation din sa Philippine Stock Exchange at sa SEC. Oo. Then usually yung SEC, nag-release din sila ng memo. Oo. Kung accredited ba itong broker na to or stock. Oo. Tapos sa Forex naman, since it's an international broker, you have to ask saan sila regulated, no? So by principle, if they have regulations from the UK, Australia, US. And US. Hindi naman kailangan lahat, but sabi natin 2 out of 3 because these are very strict regulators. So kung nakakuha sila ng license to operate in those countries, ibig sabihin, hindi sila scam. So, Australia, UK, US, no? So, hindi man kailangan lahat, basta 2 out of 3, no? Then, definitely, they can open an account with a broker. Advantages kung meron silang demo account or virtual account. Yeah. And then, practice kayo. Practice, no? Learn, that's the time. Learn the tools. Yeah. That's the time that they need to study fundamental and technical analysis. Tsaka market sentiment analysis, no? Hindi masyadong nami-mention yun. Yung market sentiment analysis and yung mga, yung minsan nasiskip yung economic analysis. Economic analysis, no? Yan. So, once matuto sila nun, they can practice with a virtual account. Pag naging confident na sila, nakuha na nila yung tamang strategy na fit, yung concepts, na fit sa personality nila. Then that's the time na maglagay ka ng totoong pera. Because you're now confident that the money you're putting in can grow based on your skill set. Yes, that's right. Okay, so final words? Okay naman. Okay, wala na final words. So, I hope guys may natutunan kayo dito sa ating video for this week. So, please, if you like this video, give it a thumbs up and then share it to your friends. Hit subscribe to our channel to learn more about our videos and hit the notification bell. Yes, bakit nila i-hit yung notification bell? Para malaman nila agad kung may videos. Oo, tama. Kasi usually, ina-upload natin yung videos the night before. So, alam nila kaga before pa namin siya i-share sa aming mga friends sa social media. No? Alright? So, thank you for watching.